We cannot wait talaga to be talking to our guests. Oo, no? Nga. Pag-uusapan nga natin, partner, as promised during the introduction, ay pag-usapan natin yung detalye po ng naging inauguration process kahapon. Malalaman natin kung bakit kinakailangan ang mga ito, bakit kailangan pagdaanan, ano ba ang significance ng bawat event kahapon. Yes, kaya without further ado, let's introduce our very special guest, Professor Michael Chua, a historian and... He is the Vice President of Philippine Historical Association. Hello, Michael! Magandang good morning sa umaga iyo. Po sa inyong dalawa at sa inyong lahat, mga kababayan kong Pilipino. Okay, so partner, okay. Would you like to hit the first question? Yes, Michael, no, all of us, itong inauguration na ito, this was a very beautiful inauguration. But yes, para po sa mga ating mga kababayan, ano ang simbolo ng inauguration and itong mga proseso na ito? How, kasi syempre, ano, tradisyon na natin ito, no? Hindi lang sa bansa na ito, but all over the world. Ano po ang simbolo nito? Isang napakahalagang konsepto ng isang pagpapasinaya o inauguration, yun po yung term natin sa wikang Filipino, ay yung, ano, sinabi rin ni Senator Noynoy sa kanyang speech, yung ating government ay dapat mayroong predictability. No? Okay. Yung predictable siya. So kaya nga meron tayong konsepto na dapat June 30 at 12 high noon, the oath will be taken. Okay. Dapat alam natin na nag-work yung proseso sa pamagitan ng pagiging predictable niya. So, may sistema. Yes, may sistema. So, dati nung mga post-war years, no? And sinimulan during the Commonwealth years, yung mga inaugurations, meron niyang mga festivities, may mga ceremony siya na may mga simbolo na nung mga huling panahon, bagamat sinusunod yung iba, medyo nakalimutan natin. Nagpapalit-palit din tayo ng lugar. For example, nung panahon ni President Joseph Estrada, no? Ipapakita ko lang, nagkaroon ng swearing-in sa Bagasoin Church. Yes. Wow, andito yung mga old newspapers. Ang galing, ang galing-galing. 1998. Okay. Kinokolekta ko siya nung bata pa ako. No? I see. And ito ngayon, si former President Joseph Estrada and former President Gloria Arroyo as Vice President at this point. Kasi ang sinasabi nga nila, hindi, meron nga joke sa Bulacan ngayon na yung Bagasoin, kapag nag-swearing-in ka dyan, malas. Kasi Aguinaldo, the President of the First Philippine Republic, hindi natapos ang term. Ganon din si President Joseph Estrada, no? So, yung binabalik natin, so thanks to Manolo Quezon and the others in the team sa inaugural committee, no? Na ibalik yung mga simbolo na ito. Yung tradition. Pero Michael, before we proceed, no? Kasi we had 15 presidents already. Yes. 15th nga si Pinoy, si President Noynoy. Kailan talaga nagsimula itong mga tradisyon na ito? Kasi we had our first president. I'm sure ibang-iba yung ginawa nung kapanahunan niya. Well, we have to clarify, no, na during the Philippine Revolution, the first president of the Philippine Revolutionary Government was Andres Bonifacio. Pero of course, walang inauguration yon kasi magulo yung panahon. But during the Tejeros Convention, when Emilio Aguinaldo was able to, you know, in a way, seize power, no, in an election kay Bonifacio, nanumpa siya sa ano sa Tanza, Cavite, sa isang kumbento in front of a cross and in front of a friar. So partner, makikita mo, partner, di ba? Magkakaiba siya. Oo. Pero nasa batas ba na dapat bang sinusunod natin yung traditional way? Dapat ba nasa batas ba yan or nasa desisyon niya ng magiging bagong pangulo? No, tulad ng nakita natin, nasa desisyon ng mga tao sa paligid ng magiging bagong pangulo. Okay. At syempre, yun din pag-uusap nila sa dun sa previous press, yung magiging outgoing president. Ah, no? Okay. So, kasi wala yan sa batas. Ang nasa batas lang that at 12 high noon of June 30, it's in the Philippine Constitution na magkakaroon ng transfer of power. And this is because ang simbolo rin ito, kung alimbawa ako who doesn't really know much, no, iisipin ko because this is exactly half the year, di ba, Michael? Yes. So, para bang high noon, on June 30, kalahati yan ng taon. Okay. And also, etong like, for example, no, sa inauguration, in the beginning, it's basically tradition, rituals. Yes. But at the time of the speech, this is also the opportunity for the new president to present yung kung halimbawa. Yung basic niya na gagawin. Oo, yung what we can expect. Outline, kumbaga, of anong magiging gobyerno. Yes,
ganun which ba was yun? Ano yes which was ano dapat in attune with the campaign. No? Kaya nga yung kung walang corrupt, walang mahirap, oh, no? Nabanggit dun sa speech. Okay. No? And of course, yung pagpapursue nung past administration, mm-hmm, yung mga controversies. Mm-hmm. No? So, may mga, yung mga, kung ano yung mga ipinako niya sa campaign, yung ina-affirm lang niya inuulit sa inaugural address niya. Just to refresh niya our minds, kumbaga. Yes, and to you know, to bring the point na, with emphasis, I am the president now. Now, mm-hmm, oo. Okay, Michael, so, partner, gusto kong mag-walk through doon yes, sa panimula talaga nung inauguration. No? Kasi syempre, ang kapansin-pansin talagang he started on time, even earlier. Yes. No, nagsimula siya ng maaga. At natapos nga ng mas maaga din no, yung mga pangyayari kahapon. He left Times Street at around 9:15 in the morning ata. Yes. He went to Malacanang to pick up the former President PGMA, napaaga yung punta niya. Correct. I think hindi napaaga yung punta niya. Medyo napabilis yung nangyaring pangyayari doon. Kasi yung pangyayari doon sa Malacanang, kasi supposedly, sa mga nakaraang administration, ang mangyayari dyan, mag-chit-chat pa sila. Because many of our inaugural ceremony, inaugural traditions were actually came from the United States. Mm-hmm. No? Itong pinapakita ko, yung Blue Book of the Inauguration of Manuel Luis Quezon. Okay. No? Medyo nakabatay dyan yung mga tradisyon. Mm-hmm. Pero yun na nga, pupuntahan doon, mag-chit-chat pa sila. Sa US, nagtitipa sila. Oo. No? Tapos may signing of the guest book na ginawa noon. Parang ngayon, parang lumabas na si President Arroyo, bumaba na siya, and then sumakay na sila sa kotse. That's why if you can see, dun sa program yes, no, of the inauguration, ito yung program kahapon, okay, no, yeah, na makikita natin, kasi nandun din ako. Ang nangyari ay nauna si President Arroyo at si President Noynoy na dumating kesa kay Vice President Binay. Supposedly, ang star, yung dalawang presidente dun sa kanilang pagdating. Pero kaso nauna si Vice President Binay. Kasi nga napaaga yung ano, Vice President Binay came on time as scheduled, but the party arrived kasi hindi na nga nangyari yung mga seremonya. Okay. Mm-hmm. So eto ngayon na Mike, na nasabi mo na basically it's pattern from the US. Yes. Let's do a walkthrough before we go into this. Ano yung historical background nito from the start until now? Paano ito nag-evolve? Wala naman masyadong pinag-iba kasi yung peaceful transition of power, yun yung emphasis ng inauguration. Okay. Nag-iiba lang yung, nagkakaroon lang ng drastic trade changes sa program. Kapag yung mga katulad ng panahon ni President, you know, President Cory, mm-hmm, no? Of course, at saka yung kay President Arroyo. Yes. Diba yung nangyari sa EDSA Shrine noong 2001 na may pagkakaiba ng drastic dahil changes. Dahil iba ang no? circumstances correct, at that time at kasi, sa ngayon. So, kaya ano, mahalaga yung mga tradisyon. Sige, simulan natin yung, mm-hmm, for example, yung sa US, may marcha ang presidente. Mm-hmm. Na dito parang yung Hail to the Chief na tinatawag. Tan, tan, tadan, tan, tadan, tadan, tadan. Maririnig mo yan kapag dumadating yung presidente. Na dito parang nag-iiba-iba ng marcha. Pero meron talaga tayong presidential march. And that is the Mabuhay March. Mm-hmm. President of the United States, after swearing in, no? Tutunog ang Hail to the Chief. Okay. Ginawa ito ngayon. Binalik ito. Mm-hmm. After President Noynoy Aquino swore in, mm-hmm, nagkaroon ng Mabuhay March. Tan, 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 tan. We say Mabuhay. Tapos nagpaputok ng 21-gun salute. 4 raffles for the President. Kasi apat na raffles yung tan, tararan, tararan. Yun. Mm-hmm. Para sa Presidente. Ano ibig sabihin ng 21-gun yes salute? Parang ano, siya, pagpupugay na, siya yung pinakamataas na ano pinuno ng Estado. 21-gun salute. Remember, during the time... Why does it have to be 21? Bakit hindi pwedeng ibang number? Hindi ko alam yung significance yan. Pero, yun. Hindi ko pa napag-aralan yan. Pero, no, during the time of the Commonwealth nga, it is said here, mm-hmm, in the Blue Book that he is the first president of the Philippines. So, mm-hmm, kinikilala siyang president of the Philippines. But, why is it that he was only given a 19-gun salute? Oh. Which was reserved for a governor of... Kulang ng dalawa. Which was reserved for a governor. Because, practically, we were under the United States. Hindi talaga tayo... Hindi siya talaga head of an independent state. So, mahalaga yung 21-gun salute kasi pinapakita na meron tayong isang malayang bansa. And of course, yung recognition of the diplomatic community through the... Yung nangyari yung gabi, yung inaugural reception, it used to be the Van de Noor. Oh, no, na medyo elaborate yung reception, yung mga kinakain nila, masasarap. Oh, no? Ito very simple. Yes. No? Very simple
parang going back to the roots. Pero kung ikaw, Michael, if you were to, okay, no, to para bang to highlight this particular inauguration as somebody who has kept up with everything, nakikita natin, Marion, all of these newspapers, lahat naka-detail, naka-account. Yes, a collection of everything. Yes. What were the highlights for you that set this inauguration apart or set this administration para bang ano yung magiging positive note sa atin lahat na nangyari dito sa inauguration na ito na talagang it sort of like struck memorable a chord in you. Oh. Oh, una isang makikita natin dito, medyo may pagka-concert siya eh. Okay, yeah, ba? Kumanta pa nga si hindi kasi di ba usually kapag inaugurations, Nora Honor will sing the national anthem. It's very formal, no, during the time of President Estrada, no? Pero ito dahil nga ang tagal, napaaga yung dating eh. Okay. No? May mga handang numbers, no? Pero dahil napaaga nga yung dating ng presidente at kailangan mag-start ng program, tingnan si Noel Cabangon, nagkaroon ng dalawang song numbers. Kasi kailangan hintayin yung precise moment of 12 o'clock. Tama ba yung Petrician Bautista para siyang nag-acapella na lang? Correct. Para no? Wala siyang may mga handa pero kulang pa rin sa oras kada sobra pa rin yung oras. So kailangan ni fill in yon, no? So ang galing lang, nakakatuwa. Who would imagine that Kanlungan, which was an activist song, yes, no, na noon ay sikat na sikat sa mga aktivista, ay kakantahin sa isang official inauguration. Right. Nakakatuwa yun eh. Yun yung mga striking sa akin. Pero I think kasi Michael and